mapagpalang araw po sa inyong lahat. Malupit ang mundo para sa mga taong may magandang kalooban, kabutihan laban sa kasamaan, pagkakaisa laban sa pagkawatak-watak, pagmamahal laban sa pagkagalit at pagyurak sa dignidad ng tao, pagpapatawaran laban sa paghihiganti at pang-aapi, pagkakaisa laban sa kanya-kanyang pagtulugan laban sa mga kasariling hangarin at pagkadiri sa mga mahihirap, diwa ng liwanag laban sa malaimpiyernong pag-iisip ng tao, paglalaban ng pagtatag ng kaharian ng Diyos laban sa mga salungat na uri ng pamumuhay ng tao. Ito ang sitwasyon ng tao noon na nagpapatuloy hanggang sa ngayon. Maraming naghahangad ng maayos na pamumuhay, buhay na tahimik at mapayapa, buhay na may pagmalasakit at pagdamayan, buhay na hindi upang makalamang sa iba, kundi buhay na maitaguyod ang dignidad ng bawat isa, at buhay na angkop sa kalooban at plano ng Diyos. Ito rin ang hangarin ni Jesus na siya ang kalooban ng Diyos at salita ng Diyos nung siya ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa sambayanan. Kanyang inilatag ang lahat na pamamaraan, alituntunin, aral, hamon, gawain at dapat pagagawin upang maangkin natin ang paghahari ng Diyos. Ipadama niya ang tunay na pagmamahal ng Diyos. Sa tao at sa kamatayan ay kanyang tinanggap at ang kanyang pagkabuhay ay mabuhay rin tayo muli kasama niya. Si Jesus ay nakadama at nakaranas din ng kalupitan ng mundo. Alam niya ang mapait na karanasan at paghihinagpis ng maraming taong sinisiil at mga biktima ng hinding makatarungan na pamamaraan ng tao. Maganda ang kanyang mga salitang binitiwan na maging inspirasyon na ipagpatuloy natin ang nawalang pagkatakot, ang kabutihan na kanyang itinuro sa gitna ng kalupitan ng mundo, at tayo'y maging instrumento ng pagpapalaganap ng paghahari ng Diyos. Mapalad kayong mga dukha sapagkat inyo ang kaharian ng Diyos. Mapalad kayo ngayon na nagugutom sapagkat kayo'y mabubusog. Mapapalad kayong nagsisitangis ngayon sapagkat kayo'y magsisitawa. Mapalad kayo kung kayo'y puutan, makakapuutan kayo ng mga tao, kung ipagtabuyan kayo ng atalimurahin, at kung itakwil ang inyong pangalan na waring masama ng dahil sa anak ng tao. Magalak kayo sa araw na iyon at magsaya sapagkat magiging malaki ang inyong gantimpala sa langit. Datapwat sawing palad kayong mga mayayaman sapagkat natanggap na ninyo ang inyong kaaliwan. Sawing palad kayong mga busog ngayon sapagkat magugutom kayo. Sawing palad kayong nagsisitawa sapagkat kayo'y mananaghoy at mananangis. Sawing palad kayo kung kayo'y purihin ng lahat ng mga tao sapagkat ganito ang kanilang inasal sa kanilang mga magulang, sa mga bulaang propeta. Muli, mapagpalang araw sa inyong lahat.